guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I'm Dr. Marky NT and welcome to my medical vlog. What today is about sa aking medical vlog is why nag-take up ako ng medicine. Nabasa ko kasi sa Facebook blog ng Chronicles of MD, nagtatanong siya, why medicine? So dinamin namin ng course na dapat tahakin ng aking buhay, bakit medicine? Simula po nung bata po kasi ako ay pangarap ko na talaga. Pag tinatanong ako nung maliit pa ako, hanggang ngayon maliit pa ako. Nung maliit ako is, why medicine? Anong gusto mong maging ambition mo sa buhay? Ambition sa buhay, yun. Ano daw ang maging ambition ko sa buhay? Paulit-ulit. So yun, nung tinatanong ako nung bata ako, anong gusto mong maging? Ang lagi kong sinasagot is, gusto ko maging isang doktor. Bakit? Kasi gusto kong makatulong sa ibang tao na ibang may sakit. Pero hindi ko naman akalain na totohanan ko ang pagiging doktor na hindi po pala biro ang pagiging isang doktor, lalo na sa Pilipinas. The struggles din po ang pagiging doktor sa Pilipinas. So, simplihan ko lang po ang aking medical bilang. So, yun po. Magkikwento lang po ako kung bakit medicine ang aking napiling kurso o napiling profesyon. So sabi ko nga nung bata ko, tinatanong ako kung anong ambition ko or sinasabi ko sa kanila, gusto kong maging doktor kasi gusto kong makatulong sa mga may sakit na tao. So yun. So why medicine? Why I choose to be medicine in a medical field? So sabi ko nga, talagang nasa isip ko magmula nung bata ko ay maging isang doktor. So yun, hindi ko naman akalain na ganito pala kahirap, ganito ka-struggles na yung magiging doktor. So, nung ako'y nasa high school, achiever naman ng pagmula elementary and high school. Pero hindi ko naman akalain na magiging ang tatahakin ko ay pagiging doktor kasi wala pa sa isip ko noon. So, sabi ko nga, nag-start yun nung as a fourth year high school ako. Nung tinanong ako nung career-oriented program sa aming school, kung anong gusto kong kunin sa college, nasabi ko pre-med kasi gusto kong maging isang doktor. So yun, pre-med ko kinuha is medtech. So bakit? Kasi nga na-influensyahan din ako ng mga kamag-anak, kaibigan na nasa ganung profession. So medtech ang kinuha ko pre-med. Then nagtuloy-tuloy po yun hanggang sa naging pumasok ako sa So, ayun, nung pumasok ako sa Far Eastern University, Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation, Institute of Medicine sa Purview, so, kompleto talaga eh. So, yun, so, nagtuloy-tuloy na pagiging isang doktor until na-realize ko na hindi pala ganun kadali, na mahirap po mag-aral sa medisina. So, it's a four-year course po ng pre-med, then another five years sa medicine. So, it takes 9 to 10 years. So, noong una po gusto ko na mag-back out kasi nga nahihirapan ako. So, FYI lang po, hindi po ako isang matalinong bata. Average student lang po ako magmula nung pre-med until nung medicine. So, naranasan ko rin po bumagsak sa aking mga medicine subjects na kahit anong gawin struggle sa pag-aaral, talagang mahirap po talaga ang medicine. So naranasan ko po lahat yun. Then, yun nga po, nakatapos po ako ng medicine, then napunta ako ng residency training, until yun, naging isa akong pediatrician ngayon po. And ngayon po, nagpa-practice po ako dito sa abroad, sa Middle East, sa Sultanate of Oman. So, na-discuss ko naman sa aking other vlog kung bakit ako nandito. So, furthermore, yun nga. So, ang magiging doktor po is, sabi nga nila, is a noble profession. Sorry, stutter ako. Ang magiging doktor po is a noble profession. So, noble profession siya pero is a career, career-oriented po. So, ibig sabihin, kailangan maging madiskarte po sa ating profession na hindi lang po doktor. Kasi nga, sabi ko nga sa Pilipinas, mahirap po ang buhay. So yun, kaya nandito po ako sa abroad. So, nag-struggle din po ako dito, hindi po madaling mag-abroad.
FYI po. So yun, so despite sa mga hardship na sa pinagdaanan natin sa, yun, nakakarinig yung mga doctors din na katulad ko, nababash po tayo ngayon also ang doctor shaming. Diba? Yung recently lang, kay Mang Dulfo, kay Manong Dulfo, yun. So hindi ko na didiscuss yun, baka pa-cyberbully naman ako. So yun, so hindi nila alam kasi na yung pinagdadaanan natin bilang isang doktor. So hindi nila alam kung ano yung napagdaanan natin magmula nung tayo nag-aral at yun nung nag-practice tayo. So ang advice ko lang sa mga netizen na wag naman sana kaming i-bash na hindi naman nila alam yung buong istorya. So siyempre nakakaawa lang din po, hindi lang kami doktor, yung mga medical staff din po, mga health personnel sa hospital, kasi ginagawa naman po namin yung aming makakaya para matulungan po kayo, yung mga may sakit. So balik na takwad, so balik na takwad talaga. So balik na takwad, nauuso pa rin po ang doctor shaming, cyberbullying, kasi nga through the social media. So yun po, so pakiusap lang po na sana iwas-iwasan po natin mag-doctor shaming po or mag-cyberbullying sa social media. So wala po nangitulad na maganda yan po. Instead, mag-focus po tayo sa ating mga trabaho, sa pag-aaral nyo, mga netizen. So bago po kayong magbira ng bira sa social media, I mean, i-discover nyo muna or alamin nyo muna ang 100% true story kung ano yung mga issues na dapat i-involve or wag lang bash ng bash. Yun lang po. So, very short video lang po ang aking video ngayon. So, sana mag-subscribe po kayo sa aking YouTube vlog at sa aking meron din po ang Facebook vlog and my Twitter vlog. So, thank you sa pakikinig sa inyo, sa aking kwento, and it's a short vlog lang po, and I hope makagawa pa po ako ng mga medical vlog, and see you around po sa aking bakasyon sa Philippines, and I hope to meet all the medical vloggers of the Philippines, and also mga vlogs po para ma-meet ko kayo, and to my 200 plus subscriber, thank you very much. And sa mga walang sawa po nag-message sa akin, na nasasagot ko naman po pag may time po ako, thank you din po. And again, I'm Dr. Marky MT, and hi, and see you again. Thank you, and bye.